Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang naging init at talagang napaka-latest na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, pangit daw talaga ang ugali na ipinakita ni Ate Erica pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Sabi pa nga ni Kalingap Val ay magaspang daw ang uri ng ganong ugali na dapat hindi tinataglay ng mga apo dahil lalo na ang kanilang lolo at lola ang nagpalaki at nag-aruga sa kanila. Kaya nga daw kung sino nga daw dapat ang una nilang pasasalamatan at gantihan ng mabuting loob, ito daw ang kanilang lolo at lola. Dahil ito daw ang mga tao na nag-aruga sa kanila. Kaya kay Rowin, ngayon wala na. Wala na. Si Kalingap Prabha, di na kayo binablog? Ay, di na. Si Rowin, ganun, di wala na rin si Rowin na nag-vlog? Wala na din po. Okay. Tapos alam natin yung totohanan yung kwento po kasi pangit naman yung basta ka lang ano, dadali. Mahirap man yun. So, mula na rin po sa kanila kung sila po, sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay ng ugali. Tawag yun ni ano, no? Magaspang ang ugali. Maganda yung gano'n. Pangit dyan. Dapat yung utang na loob saka ano, bumahal sa lulot lolay na doon dapat. Ano kung wala ng pera tay, babalik dito? Ay, nilangan, hindi ko natanggapin dito. At yan yung kailan pa. Tulad ng ayaw ko na. Pag sinabi malalim ko, yung ano mo, sugat. Pag sinabi ko, sinabi ko talaga. Sabi pa ng lolo ni Ate Erica ay ayaw na ayaw niya daw at hindi daw pwede sa kanyang ugali ni Ate Erica pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Talagang ayaw niya daw na lalapas tanganin daw nila ang magpalaki sa kanila at talaga namang umaruga ng ilang taon. Lolo at lola daw kasi nila ang talagang nagpalaki sa kanila, nagpaaral at naghatid sundo daw sa kanila sa school kahit na naulan. Kaya talagang hindi pwede sa kanilang lolo na porket nagkapera lang sa sila ay lalapas tanganin na nila ito. Wala nga daw siyang pakis sa pera nila Ate Erica, ngunit ang sa kanya lang ay ang ugali talaga ang dapat nilang ayusin sapagkat dapat hindi nila ginaganon tratuhin ang mga taong nagpalaki at nag-aruga sa kanila ng maayos ng bata pa sila. Yes, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung mga dahilan. Salamat po para Yamutay at ano? Nalaman ninyo para para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Hmm. Alam din po ninyo. Sakalit tayo na pumunta sa akin sila sila mi at magpa-vlog din at sumagot. Oo. Ay, hindi po yung sasagot sa amin. Yung ipagpaliwanag din sa akin. Ay, bahala po sila pagpaliwanag nila. Bahala po kayo. Basta huwag lang magsinungaling. Hmm, yung totoo lang. Yung totoo lang. No, di ba? Yung totoo lang. Yung totoo lang gawin niyo. Pero kung hindi po kasi si lolo na nga niya pinaharap kasi hindi sila makaharap sa kalasay sila. Wala silang makaharap. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila. So, yan po ha, mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kina lolo. Kwento pa nga ng lolo ni Ate Erica ay talagang lalo pang sumama ang kanyang loob sapagkat nung nasa ospital daw sila nung bagong taon dahil may sakit nga ang kanilang lola ay pagdating nila sa bahay at pag-uwi nila ay wala na daw tao sa kanilang bahay at parang napakadilim na. Talagang hindi daw nagpaalam si Ate Erica pati na rin ang ate niya na si Sheila May na alis na o bubukod na sila sa bago nilang bahay. Wala talaga silang paalam o pasabi sa mga tao na nag-araga sa kanila at kumupkup sa kanila ng ilang taon. Kaya naman napakalaki nga ng galit ng lolo nila sa kanilang dalawa dahil nagawa daw nilang lapastangan ng mga tao na nag-alaga sa kanila at nag-aruga. Ito pa kung anong kasinungaling ang gagawin nila. So,
Yan po ha, mga kalinga, paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kina Lulo at tita niya po, mga kalinga. So, paliwanag po sa atin na bakit po binawi ni June 8 yung pera po sana pampabahay po nila. Gusto nila yung masulo. Sila ang mga budget. Tapos mayroon pa mga paninira na nalaman din po natin. Eh, alam mo mga kalingap, bilang isang charity vlogger po, eh, ang pagtulong po ay estimate po tayo. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na patunganga. Hindi tayo ganun mga kalingap. Salamat po sa ating lahat. Tapos, masalang bigas, isang lang. Bigas. Kwento pa ng lolo ni Ate Erica ay hindi daw totoo talaga na nakakatanggap pa sila ng sustento galing kay Ate Erica. Dahil ang huli nga daw nilang natatanggap ng mga pera ay nung binavlog pa sila ni Kalinga Prab at ni Kalinga Proel. Ngunit ngayon ay mali daw talaga ang pinapakalat nila na nagsusustento pa din daw si Ate Erica at ang kanyang kapatid o ate na si Sheila Ming. Kaya nga daw masama din daw ang loob ng pamilya nila kay Ate Erica dahil gagawa nilang magsinungaling para maging maganda ang image nila sa mga tao. Nag-aambog sila. Pagka ako'y tayo ay ano, aking mga project ng bahay kung sakali matapos na, huwag ka lang ba na ako lang pagkagawa ng bahay mo kung sakali? Ay, bahala po kayo. Ako naman may sariling karpintero kung ano, bayos yung bahay ninyo ano. Ha? Salamat. Ate, ano mo? Ay, sige na. Salamat po, salamat po. Ate, sige na. Eh, handlock kasi sila. Eh, ano pa kailangan mo sa kanila? Bago na. Salamat po, bye-bye. Salamat po sa inyo. Sa lahat na grupo ninyo. Ako magkampi mo tayo, ha? Ayun po, po. Ha? Salamat po. Kasi senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Sa parito? Tay! Po. Ako kausap po dito, walang sino. Ako kausap po rito. Salamat po, Kuya Bal. Ang senior, mamahalin ko yan. Salamat, Kuya Bal, ha. Salamat sa tulong ninyo. Ako kakampi mo tayo. Grabe at napakabuti nga ng loob ni Kalinga Val Santos Matubang dahil tinulungan niya ang lolo at lola na iniwan ni Ate Erica at ni Sheila May. Hanggang ngayon na ay nagsabi pa siya na kapag natapos na daw ang ibang pabahay na kanyang ginagawa, ay tutulungan niya daw talaga ang lolo ni Ate Erica. Nangako na nga siya dito ng pabahay at binigyan niya rin sila ng pera pagkatapos silang ma-interview ito. Hindi lang pera ang binigay ni Kalinga Val Santos Matubang upang makatulong sa pamilya na ito sapagkat binigyan niya rin na isang sako ng bigas ang lolo ni Ate Erica. Kaya naman todo ang pasasalamat ito sa kanya. Sabi nga nila ay hindi naman na daw kailangan ng mga pera at bigas, ngunit pasasalamat pa rin nila kay Kalinga Val Santos Matubang dahil napakabuti ng loob. Sa lahat na grupo ninyo. Ako magkampi mo tayo, ha? Ayun po, po. Ha? Salamat po. Kasi senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Sa parito? Tay! Po. Ako ang kausap po dito, walang sino. Ako ang kausap po rito. Salamat po, Kuya Bal. Ang senior, mamahalin ko yan. Salamat, Kuya Bal, ha? Salamat sa tulong ninyo. Ako kakampi mo, tay. Kamang alala. Hindi ko po naasahan na pupunta kayo dito. Ganito. Ano? Ibigyan niya kami. Ako tayo, hindi ko sisiraan si Erica. Gusto nga, magkasundo kayo eh. Ayan. Pahintay ko yung panahon na magkasundo kayo. Ha? Bahala ka po. Kaya talaga sa perfect. Magano yung mamatay tayo yung may ano sa puso? Kapag pagpapatawad. Ano? Siguro kayo, nag-inakit kayo. Lilipas din naman yan. Huwag muna ngayon. Salamat po sa inyong grupo. Tara! Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napaka-init na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!